Hello mga kanichon at welcome sa aking vlog. Today is November 26, Thursday. Ayun, maglalaban pang kalabaw. Magpapababa tayo ng tubigan. Ibababa natin doon sa dulong-dulo na yun. Ibababa na yun. Yan, apat sila. So ayan mga kanichon ang paraan ng paghahakad dito. Ayan, apat sila. Gumagawa, mayroong suyod, mayroong pamalis ang tawagin doon sa tabla, yung malapad na yung pamalis. Tapos yung isang suyod ang tawag dyan, yung bakal. So ayan, ibabagsak nila dito. Pag naibagsak na dito lahat yung lupa na yan, kasi babawasan natin ang elevation ng lupa ito. Ibababa natin ng konti para madaling pumasok sa ang tubig niya, manggagaling sa patubig na yan. Sobrang taas niya kasi. Dadalhin niyan doon sa may babang baba na yun. Tapos ito, babawasan na rin ito kasi yung elevation ng lupa dito. Ayan o. Medyo mataas din siya. Yan. Ibababa na rin itong isang pita. Ito maliit lang kasi ito. Ibababa na rin ito. Dadalhin din niyan doon sa baba na yun. Gagawin natin dalawang box, dalawang kahon lang ito. No? Dalawang, ito, isa ito. Yung side na ito, isa. Tapos ito, lahat ito, hanggang doon sa baba, gagawin natin isa. Pag yung naayos natin itong itong bukid na ito, tatam na natin ito ng pack 1. So, uwi muna dahil magkakatay ako ng pato na paulang po sa kanila. Itong patubig namin, pailalim kasi ha. Dati yan, ang patubig namin, siguro yung may kahoy na yon, yun ang pinakailalim, tapos madaling nakakapasok dito ang tubig. Ngayon, inukay, yan, nahihirap magpatubig. Kaya ngayon, ang gagawin natin, ibababa natin ang ating rice paddy o yung tinatawag nating pinitak o kahon ng tubigan. Yan. So, yun lang. Pato, kung paulam doon sa nagasuyod. Dalawang piraso yan na pato. Kaya pato, dalawa. Palagatik. Katayin nyo na yung isa kung ano? Katayin namin, at marami yung bagaw. Okay, itunin nyo. So, may isa pang naiwan. May naiwan pang isa, so kakatayin din daw. At delitsyonin na lang ang lalagyan ng gata yan pag pero ang unang-una dyan, pinaadobo. Adobo sa tuyo, tapos lalagyan ng gata. Tapos iigahin. Pag iga na, ang tawag na dito sa amin nun, palagatik. Kasi nagalagitik ka na siya. Maanghang siya. Lagyan ng sili. Ayan. Hindi kasi ako makapagluto ngayon dahil lang nagatraktura ako dun sa aming sa aming hinahakarang tubigan. Ayan. Kakatayin daw nila at dilitsyonin. So, bye-bye. Kapatrabaho dito. Kailang matapunan yung isang maliit na kahon na yun. Kasi kapag yan dinadirect seeding ko tapos umulan, nalulubog ka agad, so nahuli siya pag yung harvest na kasi paulit-ulit ko siya sa sabugan, nakakatatlong beses ako. So nakakaya sa may harvester kasi tumatawid sila sa kanal na ito, may dala silang tulay na mahaba. So binabalikan nila yung maliit na kahon na yun, yung baba na yun.
So may paraan naman. Tingnan na, babawasan natin ito. Isang itong maliit na to dadalhin din doon, tapos yung taas na yun, yun ang mahalagang mabawasan din, kasi ang problema naman niya, sobrang taas niya, mahirap siyang papasukan ng supply ng ating tubig. Tapos ako ang nag-ooperate ng traktura na yun para mabuhay ang putik. Lakas ng hangin. Ang tawag niya sa amin dito, talabong. Yung itim namang mahaba din yung liig, dugwak. Pero yan talaga ang tawag namin dito, talabong. Yung kulay puti na yan. Dati dyan yan ang itog sa mga tambuan na yun, no? Medyo malaki sa itlog ng itik ang itlog niyan. Nakukuha namin nung kami mga bata pa. So wala na nga sila, naglayas na. Alam ko sa lalaon na yun, ang babait, di ba? Oh, may lipat lang.